Success story ni na Bongbong Marcos at Sara Duterte, alamin natin. Tunghaya naman natin ngayong araw ang kwento tungkol sa success stories ng presumptive president-elect at vice president-elect ng bansa. Bongbong Marcos. Sa murang edad na 3, hindi naiwasan ni Ferdinand Jr. na malagay sa national limelight at mas tumindi pa ito nang ang kanyang ama ay unang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965, noong siya ay 8 taong gulang lamang. Sa kampanya ng kanyang ama noong 1965, napanood si Bongbong sa isang biopic film na iginuhit ng tadhana, The Ferdinand E. Marcos Story, at dito ay narinig ang kanyang talumpati na nagsasabing gusto niyang maging isang politiko kapag siya ay lumaki na. Kaya naman nang dumating ang panahong iyon, ang unang pormal na tungkulin ni Bongbong sa politika ay ang kanyang pagkakahalal bilang vice-gobernador ng Ilocos Norte noong 1980 hanggang 1983 sa edad na 23. Siya naman ay iniloklok bilang gobernador ng Ilocos Norte matapos niyang palitan ang kanyang tiyahin na nagbitiw sa pwesto dahil sa kadahilanan sa kalusugan noong March 23, 1983. Pagkamatay naman ng kanyang ama noong 1989, pinahintulutan ni Pangulong Corazon Aquino ang pagbabalik ng mga natitirang miyembro ng pamilya Marcos sa Pilipinas upang harapin ang iba't ibang kasong ibinato sa kanila. Si Bongbong ay kabilang sa mga unang nakabalik sa bansa. Matapos bumalik sa Pilipinas noong 1991, tumakbo siyang muli at nahalal na kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa House of Representatives noong 1992 hanggang 1995. Sa kanyang termino, nag-akda siya ng 29 House Bills at co-author ng 90 pa. Inilaan din niya ang karamihan sa kanyang Countryside Development Fund o CDF sa pag-oorganisa ng mga kooperatiba ng mga guro at magsasaka sa kanyang sariling lalawigan. Noong October 1992, pinamunuan niya ang isang grupo ng 10 kinatawan sa pagdalo sa unang sports summit sa Pilipinas na ginanap sa Baguio City. Noong 1995, tumakbo si Bongbong para sa Senado sa ilalim ng koalisyon na pinamumunuan ng NPC, ngunit nasa 16 na pwesto lamang siya. Muli naman siyang nahalal bilang gobernador ng Ilocos Norte noong 1998. Nagsilbi siya ng 3 magkakasunod na termino na nagtapos noong 2007. Matapos ito, tumakbo siya ng walang kalaban para sa pwesto sa Kongreso na dating hawak ng kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Amy. Siya ay itinalaga noon bilang Deputy Minority Leader of the House of Representatives. Sa terminong ito, isa sa mahahalagang batas na kanyang inakda ay ang Philippine Archipelagic Baselines Law. Isinulong din niya ang Universally Accessible Cheaper and Quality Medicines Act na pinagtibay noong 2009. Ginawa naman niya ang kanyang ikalawang pagtatangka para sa Senado noong 2010 kung saan siya ay naiproklama bilang isa sa mga nanalong kandidato. Sa 15th Congress noong 2010 hanggang 2013, nag-akda si Bongbong ng 34 na panukalang batas sa Senado. Siya rin ang nag-co-author ng 17 bills kung saan 7 ang naipatupad bilang batas. Siya ang naging chairman of Senate Committees on Local Government and Public Affairs. Pinamunuan din niya ang Oversight Committee sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Organic Act, ang Congressional Oversight Panel sa Special Purpose Vehicle Act, at isang piling Oversight Committee sa Barangay Affairs. Noong October 5, 2015, inihayag ni Bongbong sa pamamagitan ng kanyang website ang kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente para sa halalan noong 2016 at tumakbo bilang isang independent candidate. Pumangalawa lamang siya noon sa mahigpit na labanan nila ni Camarines Sur Representative Lenny Robredo. 2 taon naman bago magsimula ang isang bagong halalan, January 2020, kinumpirma ni Bongbong na siya ay tatakbo para sa isang pambansang posisyon sa 2022. Bagaman hindi niya tinukoy kung aling posisyon ito.
Noong September 21, 2021, hinirang ng Partido Federal ng Pilipinas si Bongbong na tumakbo bilang pangulo. Noong October 5, inihayag naman niya ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Pagkatapos ay nagbitiw siya sa Nationalistas at nanumpa sa PFP bilang chairman. Sa huli ay naghain si Marcos Jr. ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng PFP noong October 6. Sa pagtatapos ng May 9, 2022 elections, nakita ang pagkapanalo ni Bongbong sa pinakamalaking mayorya ng Fifth Republic at ang pinakamalaking mayorya mula noong 1981. Ang bilang ng boto para sa kanya ay hindi lamang ang pinakamalaking naitala sa isang halalan sa pagkapangulo, ngunit malapit din ito sa kabuuan ng dalawang nakaraang mga records kung pagsasamahin. Nakuha niya ang karamihan ng boto sa Luzon, kabilang ang Solid North maliban sa Batanes at karamihan sa Lingayen-Lucena maliban sa Quezon, maging sa rehiyon ng Bicol. Nanalo rin siya sa Central Visayas, Isla ng Leyte, Aklan, Bacolod at Samar sa Visayas at karamihan sa Mindanao maliban sa Lanao del Sur at Sarangani. Sara Duterte Carpio. Si Sara Zimmerman Duterte Carpio na isinilang sa Davao City noong May 31, 1978 ay ang pangalawang anak ng naging abogado noon na si Pangulong Rodrigo Duterte at ng flight attendant na si Elizabeth Zimmerman. Mula sa kanyang kabataan, si Sara ay may fierce at independent character na humantong naman sa isang love-hate relationship sa kanyang ama noong siya ay mag-aaral pa dahil sa kanyang hindi pagsang-ayon sa kanyang femininity at night habits. Sa kabila nito, itinuring ni Digong si Sara bilang paborito niyang anak at pinahahalagahan niya ang edukasyong natanggap nila ng kanyang mga kapatid. Nag-aral si Sara sa San Pedro College, majoring in BS Respiratory Therapy at nagtapos noong 1999. Sinabi naman niya na pangarap niya ang maging isang pediatrician sa halip na isang politiko. Pagkatapos ay kumuha siya ng kursong law sa San Sebastian College Recoletos at nagtapos noong May 2005. Sa parehong taon, pumasa siya sa Philippine Bar Examination. Pagkatapos ay nagtrabaho siya ng ilang buwan bilang court lawyer sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo Sr. Siya rin ay isang reserve officer sa Armed Forces of the Philippines na may ranggong colonel. Si Sara ay ikinasal naman noong October 27, 2007 sa kapwa-abogado na si Manasas Mans R. Carpio na nakilala niya noong siya ay nag-aaral sa San Sebastian. Mayroon naman silang tatlong anak, ang adopted daughter na si Michaela Maria o Sharky at dalawang anak na lalaki, sina Mateo Lucas o Stingray at si Marco Digong o Stonefish. Si Sara ay nahalal bilang vice-alkalde ng Davao City noong 2007. Naglingkod siya sa ilalim ng kanyang ama, si Mayor Rodrigo Duterte, ng isang termino hanggang 2010. Nahalal naman siya na alkalde ng Davao City noong 2010 at pinalitan ang kanyang ama sa pwesto. Siya ang unang babaeng alkalde ng lungsod at ang pinakabatang nahalal sa posisyon sa kasaysayan ng politika ng Davao City. Sinuportahan ng mga Duterte ang mga political dynasty sa Pilipinas na nagsasaad na ang kanilang halos apat na dekada na walang kalaban sa pamumuno sa Davao ay produkto ng democratic process. Nagpa siya naman si Sara na huwag nang muling tumakbo noong 2013 para bigyang daan ang kanyang ama na si Rodrigo matapos nitong masangkot sa isang insidente noong July 1, 2011. Tinanggihan din niya ang alok ng kanyang ama na tumakbo bilang kinatawan ng 1st District ng Davao City. Ang kanyang unang termino bilang alkalde ng Davao City ay natapos noong June 30, 2013. Subalit muli siyang tumakbo sa pagka-alkalde para sa Davao City noong 2016 elections at nanalo sa posisyon. Noong October 23, 2017, inilunsad ni Sara Duterte ang kilusang tapang at malasakit na binubuo ng mga taga-suporta at kaalyado niya. Noong February 23, 2018, naglunsad siya ng bagong panrehiyong partido
na tinawag na hugpong ng pagbabago. Naaprubahan ang partido bago ang 2019 midterm elections. Noong October 18, 2018, naghain naman siya ng kanyang kandidatura para muling mahalal bilang alkalde ng Davao City. Sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang ikalawang termino bilang alkalde, nagsabi naman ito noong July 9, 2021 na bukas siya sa pagtakbo bilang pangulo. Ngunit noong September 9, sinabi niyang hindi na siya tatakbo dahil ang kanyang ama, ang nakaupong presidente, ay tatakbo bilang vice-presidente at napagkasunduan nila na isa lamang ang dapat tumakbo para sa isang pambansang posisyon. Kalauna naman ay binawi niya ang kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City noong November 9. Noong November 11, nagbitiw siya sa hugpong ng pagbabago at sumali sa Lakas CMD at makalipas ang 6 na araw, siya ay naging chairperson ng Lakas CMD na humalili kay Bong Revilla. November 13 nang maghain siya ng kanyang kandidatura para pagka-vice-presidente sa ilalim ng Lakas CMD. Sinabi niya na ginawa niya ito upang matugunan ang pagnanais ng kanyang mga taga-suporta na dati nang humiling sa kanya na tumakbo bilang pangulo. Noong November 19 naman, sumali siyang muli sa hugpong ng pagbabago bilang chairperson. Nakita naman ang pagkapanalo ni Sara sa pinakamalaking mayorya ng Fifth Republic at ang pinakamalaking mayorya simula noong 1969. Sa kasaysayan, nakuha rin niya ang pinakamaraming boto ng isang Pilipino para sa alinmang katungkulan sa isang single winner election. Nanalo siya sa buong bansa maliban sa Guimaras, Iloilo at Iloilo City at sa Bicol provinces ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Nanalo rin siya sa lahat ng lugar sa Mindanao. Noong May 11, 2022, inihayag ni Presumptive President-elect Marcos Jr. na pumayag si Sara na sumapi sa kanyang magiging gabinete bilang Education Secretary. Nanalo sina Bongbong Marcos at Sara Duterte sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente na naging kauna-unahang kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente na nahalal ng mayorya mula noong 1986 at ang unang tiket sa pagkapangulo na magkasamang manalo mula noong 2004. Inaasahang ito rin ang magiging marka ng pagbabalik ng pamilya Marcos sa kapangyarihan sa unang pagkakataon mula noong People Power Revolution. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa paksa natin ngayon. Kung may nais kayong idagdag, don't forget to send your comments below.